Welcome back! So for today's video is another flower tutorial. Ito ay Daisy Arat na! Una lang natin gagawin mga ka-DIY, magta-thumbtax tayo sa ating top of the table. Then lagyan natin ng panali. Ang gamit natin panali ay tie wire. Then ifo-fold-fold din natin yung ating cloth, yung pinakadulo. Then talian na natin sa tie wire. Next natin gagawin ay gagawa tayo dito ng dalawang fold. So ang size ng fold natin ay 3 inches. Ayan. So ang gamit nating cloth dito ay silk jena. Then half lang siya ng 60 inches. With. Ang haba na magagamit natin sa cloth ay nasa 3 yards. Sobra na yung haba na 3 yards, nilagyan lang natin ng allowance para hindi bitin yung cloth nyo. Next naman, i-insert na natin yung kulay white na cloth natin. So dito, maggagawa tayo ng 6 na folds. Ang size ng folds natin dito ay 6 inches. Ayan. Dapat yung white cloth natin ay mas mahaba dun sa yellow. So yung yellow natin ay 3 inches, ito namang white natin ay 6 inches. Same size pa rin yung gamit nating cloth, nasa half siya ng 60 inches width at 3 yards. Pagkatapos natin magawa yung 6 folds natin, so iikutin lang natin. So yung yellow natin ang nasa center, so yung 6 fold yun yung ating mga petals. Then talian na natin, ayan. So ito na yung magiging look niya, ayan. So ibubuka na natin yung white folds natin. Ayan. So, ipa-zigzag-zigzag lang natin siya. Dapat yung zigzag natin ay parehas ang size. Ayan. So, pareha-pareha dapat yung size para kitang-kita yung magiging petals natin. So, tapusin lang natin lahat yung mga natirang folds. So, ipa-zigzag-zigzag mo lang yan sa same size ng zigzag niya. Ayan. At ito na yung magiging look niya. Next naman, dito naman tayo sa center. So, yung center natin, bubuka lang din natin at ipa-zigzag-zigzag ng maliliit. Pagkatapos, pabilugin natin. So, ito yung magiging desk ng ating daisy flower. I-compress mo lang siya para bumilog yung ating desk. At ito na yung magiging look ng ating 6 petals na daisy flower. Ito yung first way o unang paraan kung paano gumawa ng daisy flower. Next naman ay gagawa tayo sa second way, yung pangalawang paraan ng paggawa ng daisy flower. So una, gagamit lang tayo ng cloth na maliit. Ayan, ang half lang ito ng 60 inches width at 12 inches yung lapad. Next naman, gagamit lang tayo na bilog na bagay katulad itong plastic ball, yung mga laruan ng mga bata, or yung styrofoam ball, yung bilog na styrofoam. So depende na sa inyo kung ano yung gagamitin yung bilog. Next, tutupin lang natin yung cloth dahil kulay blue yung ano natin, bola na gagamitin, then babalutin natin siya ng cloth. Next naman, maglagay na tayo ng ating pagtatalian, ayan. Then tatalian na natin gamit yung tire wire. Ito yung pangalawang paraan natin ng paggawa ng daisy flower. Gumamit tayo ng bola para sa ating desk ng ating daisy flower. Next naman, gagawa tayo ng mga folds dito. Same size yung folds natin, 6 inches. Then gagawa tayo ng 5 folds. So ang gamit nating cloth dito ay whole na 60 inches width. So mas makapal siya doon sa una nating ginamit dahil half lang yun ng 60 inches width. Ito naman ay whole 60 inches width. So ayan na, ito na yung magiging look niya. Mas maganda kapag yung gamit natin ay yung bola sa gitna dahil mas bilog yung ating magiging desk ng ating daisy flower. At ito na yung magiging final look ng ating pangalawang paraan ng paggawa ng daisy flower. So 5 folds lang siya para meron kayong idea kung mas ano yung gusto nyo, yung 6 folds or 5 folds. So, ito na yung magiging final look ng ating dalawang daisy flower. So, depende na sa inyo kung ano, alin dyan yung gusto nyong gawin, yung number 1 or yung number 2. Perfect na perfect to sa kahit anong okasyon mo gawin, yung mga flower theme or floral theme or daisy theme. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Follow and share na rin dito sa ating Facebook page para mas marami ang makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat. Ingat and God bless everyone!